At saka merong issue ngayon, ha, nakikilevel, ha, itong pipitsuging abogado na si Larry Gadon. Nakikilevel kay Miss Leia Salonga na international, ha, internationally acclaimed, ha, singer. Ba, eh, iniintriga pa si Leia kay Charis Pempenko. Di ba naman damuho yan, mga kaibigan? Di nakakaintindi kasi ng music at ng arts, di ba? Eh, yung abugas siya nga, di niya naintindihan. Di ba talo siya kamakailan? Binasura yung kaso niya laban sa ABS-CBN? Bueno, etong si ano, wala yung kay Katok. Eh, este, Gadon. Ha? Ay, naayos pa yung paririnig ko sa inyo para naman huwag nyo sabihin kuan. Kasi ito, ano to, pasikat ito eh. Si Larry Gadon, mga kaibigan, gusto niyang makilevel kay Leia Salonga, nakikisaw-saw. Yan, yan ang trabaho lang naman nila eh. Yung mambuli. Kasama ba yung pambubuli sa kuan? Sa ano, sa mga pinag-aralan ng abogado? Wala eh, wala akong alam na ganun eh. Kahit di ako abogado, di ako nag-aral niyan. Mga kaibiga, wala akong alam na abogadong gumagawa ng ginagawa nito. E akalain mo, dahil dun sa sinabi ni Leia Salonga, kasama raw siya sa Minura. Teka muna, sino ba Minura? Yun daw Pilipinas. Minura ni Leia Salonga, eh, sabi mo lang yan eh. Ikaw lang ang naglalagay ng salita sa bibig ni Leia Salonga. At saka kung makaasta ito, kala mo kung sinong maubod ng tapang. Yan ang ano, yan ang karakter nilang lahat eh. Itong mga sip-sip buto sa administrasyon, mga kaibigan. Eh, kwan ho, kung mga makaasta, akala mo eh, saksakan ng tapang. Wala nang mas matapang sa kanila kundi sila lang. Ganyan magsalita yan ha, si Gadong, ha, mga kaibigan. Eh akalain ninyo, dahil doon sa sinabi ni Leia Salonga, nakikisaw-saw ito. Walang issue kasi. Sa pamamagitan ng kantsaw niya, akala niya, maitatago niya yung pagkakabasura doon sa inihain niyang kaso kamakailan laban sa ABS-CBN, ha, na halos ano eh, hiniya siya ng Korte Suprema eh, doon sa desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi sa kanya, mong gagawing seryoso itong trabaho namin dito. Eh, ibig sabihin eh, ginagawa niyang kengkoy yung Korte Suprema, basta na lang magsasampa ng kaso na hindi pinag-aralan. Mga kaibigan, eh yun ang ibig sabihin dun eh. Eh niloloko ninyo, pati Korte Suprema eh. Ha? So ngayon ho, merong video itong pinakakalat. Ang kapal din ang mukha eh, no? Itong si Larry Gadon, mga kaibigan. Bagay, yan ang puhunan niya eh. Oh, ngayon, kinakantsawan niya si Leia Salonga na hindi raw kasing sikat ni Charis Pempenko. Paliliwanag ko ha, kasi kaya ko papatulan itong kasong ito o itong isyong ito ni Gadong, ha, mga kaibigan, para baka sakali makatulong tayo itong ating pagsasalita eh makatulong para siya po ay magkaroon ng konting kaalaman pagdating sa music and arts. O, mga kaibigan, ano, pakinggan muna natin siya. Ito sinasabi niya. Oh. Alam niyo yung tao, bago dapat magyayam, bago dapat kaya niyong pangatawa niyong pagyayam. Oh, nakita niyo, ha? Oh, diba? Oh, mga katropa. Mayabang daw si Leia. Oh, mga katropa, makikita niyo dito sa stage, no? Yung mga performance... Yung lagay ng yun, siya pala hindi mayabang, ha?
Ayun, para pala sa kanya, ang barometro ng pagsikat ng tao ay si David Foster lang. Mga kay, ibig sabihin, pag nakakanta ka ron, kasama ni David Foster, eh yun na yung ultimate achievement mo sa buhay. Yun ang pinalalabas niya eh. Kasi nga, wala nalalaman nito eh. Ngayon, ikinukumpara niya si Lea Salonga kay Charisse Pimpenko. Dahil si Lea Salonga raw, hindi napakanta dun sa David Foster and Friends, ha, mga kaibigan. Eh, kaya nga, kung pag-aaralan niyo yung sinasabi niya para sa kanya, yun ang ultimate achievement ng isang performer eh. Yung makasama ka sa grupo ni David Foster. Ba, malaking achievement yun. Totoo yun. Malaking achievement na ikaw mapabilang ka sa mga concert ni David Foster. At saka baka hindi niya alam, si David Foster, kaya niya napakanta si Lea Salonga, kaya niya na-discover si Lea Salonga, si Charisse Pimpenko, dahil yun ay inintroduce ni Oprah kay David Foster, di ba? Ang naka-discover talaga kay Charisse Pimpenko ay si Oprah. At si Oprah, hindi, balik mo ron. At si Oprah ay inintroduce siya kay David Foster. Sino ba si Oprah? Ba, very influential yan. Yung meron siyang TV program, di ba? Dahil mayaman yan eh, si Oprah. Kaya kahit malakas ang kanyang koneksyon, kahit sa ang sektor o kahit sa music industry. Alam niyo naman si David Foster, ang tawag diyan si Hitman David Foster. Pero ang hindi niya alam, yung mga binabanggit niyang tao na kasama ni Charisse Pimpenko, na kasama niya ron, ibang kategori 'yon sa kategori ni Lea Salonga. Si Lea Salonga, sa kategorya ho kasi sa musika, mga kaibigan, yung kategory ni Lea Salonga nasa class A siya. Ha? Itong kila Charisse, hindi gano'n yan. Ang kategory ni Lea Salonga, mga nanonood dyan, may utak din. Kaya hindi niya alam eh. Hindi siya nakapapanood ng ganun eh. Hindi niya hilig yun kasi nangangailangan din ng utak yun eh. Parang si Erap, nung may kwento nga yan eh. Si Erap, di ba, mahilig yan sa mga beer house, di ba? Sa mga nightclub. Kaya na itinutumba niya rin yung mga singer eh. Di ba? Sa nightclub. Pero sabihin mo, mga classical, yan ang kategorya ni Lea Salonga, classical. Ha? Ano ba yung mga classical? Kabilang yan. Yung ballet, di ba? Yung ballet. May kwento nga niyan eh. Si Erap eh. Nanood ng ballet eh. Ha? Pagkatapos, sabi niya rin sa katabi niya, tanga pala yung director nito eh. Sabing ganun. Sabi nung katabi niya, ba't mo naman nasabi yan? Dapat kumuha sila ng ibang director. Tanga yan eh. Sabi niya ganun. Bakit nga ho? Kasi ba't di na lang siya kumuha ng matangkad? Pinapanood niya yung nagbabalay. Yung balay tumitingkay at yung paano na di ba? Bakit daw hindi na lang kumuha ng matangkad? Ganon din to eh. Si Gadon, ha? Sipi mo, nagmamarunong. Ha? Mga kaibigan, si Charisse daw mas magaling at masikat kay Lea. Ano ito? Ano ito eh? Mga kaibigan, yung bakya. Di ba? Sa abogado, mayroon din kategorya yan eh. Yung kategorya nito, nabibilang to sa mga abogadong walang kumukuha eh. Ha? Dapat dito magnotaryo na lang eh. Mga kaibigan eh. Si Lea Salonga, nasubaybayan ko karir niyan. Bakit?
Kasi nung ako, nagsisimulang kumanta, ha, mga bata pa tayo na, mga 70s, o mga 77, yeah, 76, 77, o, mga kaibigan, nagiging guest din ako paminsan-minsan sa mga television program. At isa dyan yung kay Jockey Rino. Ang dami mag-guest nung kay Jockey Rino. Parang live jamming din yun eh. Mga kaibigan eh. Doon pa lang si Leia, napakaliit pang bata. Mga 10 years old siguro si Leia Salonga. Professional na eh. Kumakanta rin, nakakasabay naming maging guest yan sa Jockey Rino nung araw na nabubuhay si Jockey Rino. Eh di ba, yung panahon na yun eh, wala namang ibang musical show kundi yung kay Jockey Rino. So, alam natin ang kategorya ni Leia Salonga kung saan siya na-discover, na kung saan siya nababagay. Eh, yun daw kay, ano, may sinabi pa ito eh, natawa ako eh. Ang daming katatawan ang sinabi nito, paparinig ko sa inyo. Ang sabi niya, yun daw si Leia Salonga, Ekwan, doon lang sa Miss Saigon. Mantalan si Charis daw, eh doon sa aki David Foster. Ha? Eh, ang layo nun. Eh, hindi raw kasi talagang magaling na singer yan. Kaya doon lang daw sa aki, ano, sa Miss Saigon. Abay, sabi kasi raw, kailangan daw ng casting doon ng gaganap na Asian, di ba? Asian. Eh, katunayan daw, pagkatapos ni Leia Salonga, marami pang sumunod na pumalit, mga Pilipino rin. Ha? Eh, yung isa nga dyan, kaibigan natin, eh, si ano, anong pangalan nun? Kumanta na sa jamming, nagka-programa, nakasama namin sa 8-Try Media. Magaling din kumanta yun eh. Oh, mga kaibigan, ngayon, di mo kung di luko-luko ito ha, hindi niya alam may acting yun. Di ba Broadway yun eh? Hindi lang kanta yun. Broadway yun, mga kaibigan. At si Leia Salonga, ang kauna-unahang Pilipina na nagbukas ng pintuan, kaya pagkatapos niya, eh may mga kinuha, galing din sa Pilipinas, paano? Yun ang nagbukas ng pintuan para ma-discover nila ang talent ng mga Pilipino. At eto, tatapating ko kayo, yung kay David Foster, ibig sabihin nung sa Miss Saigon, hinangaan din, di ba? Hanga sila sa talent ng mga Pinoy. Bukod sa mahusay kumanta, eh marunong umarte. Baka akala nyo sa larangan ng pag-arte, hindi lahat pwede sa teatro. Pwede sa Broadway. Lalo Broadway. Mahirap yan. Wala tayo niyan dito eh. Mga kaibigan eh. Hindi lahat pwede dyan. Kahit nasabihin mong gano'ng kakagaling na artista, iba ang pag-arte sa Broadway. Mga kaibigan. Sa entablado lang eh. Di ba? Yung mga teatro, kung tawagin. Yung mga dyan, yung mga nagtatanghal sa Cultural Center of the Philippines. Di ba? Teatro yan. Iba rin yan. Ibang kategorya yan, mga kaibigan. Hindi lahat ng nasa pelikula, pwede mong ilagay doon. Ha? Yun ding nandun, hindi lahat pwede rin sa pelikula. Pero may mga nanggagaling sa teatro, mas magaling sila. Ha? Kaya pag sabak sa pelikula, ang gagaling. Sino yung mga nanggaling dyan? Dami. Mga kaibigan, sa teatro nanggaling. At nung pumasok sa pelikula, naging successful. Bakit? Eh iba ang ano ron eh. Kumbaga, iba ang orientation doon, iba ang training doon. Iba rin ang ginagawa nila ron. Mahirap pagsabayin, lalo na kung Broadway, sumasayaw ka na, umaarte ka na, sumasayaw ka pa, kumakanta ka pa. Ang hirap nun. Ha? Ang hirap pagsabayin nun. Sipin mo, yung dialogue nyo dyan eh,
sa pamamagitan ng kanta mo gagawin eh. Yun yung dialogue eh. Sa Broadway eh. Mga kaibigan. Yun ang hindi niya naintindihan eh. Tanga to eh. Ang baduy nito. Mga kaibigan. Eh karamihan ang napipicture kay David Foster. Mauhusay talagang singer yan. Pero nasa ibang kategorya sila ng singer. Mga kaibigan. Kukunti yung kamukha ni Andrea Bocelli. Classical, di ba? Si Leia, classical din yan eh. Iba yung kategorya ni Andrea Bocelli kasi yung pagiging classical niya, masarap sa tingang pakinggan, hindi ka mukha nila pabarote, parang nakakabingi, di ba? Pagka hindi ka sanay na manood at makinig ng mga classical na concert, mga kaibigan. Oh. Si Andrea Bocelli kasi, iba ang dating ng kanyang boses, di ba? Oh, magandang ang dating sa tenga. Ngayon, kaya kinuha si Leia Salonga na discovering magaling siya, pagkatapos yung mga sumunod sa kanya mga Pilipina rin ang kinuha. Kahit na Vietnamese dapat yung role doon, di ba? Vietnamese. Oh. Pilipina ang nakakagawa nung gusto nilang mapanood, di ba? Na acting. Oh, kaya kinuha yan. Pero hindi mo pwedeng langin yun. Baka hindi mo alam. Nag-akyat ng award dyan. No? Alam mo sa mga international awards body, yung ma-nominate ka lang accomplishment na eh. Di ba? Kaya makikita mo, mga artista, mga singer, pagka may mga awards, katulad ng Tony Awards, Oscars, yung mga Grammy, oh, hindi nabibili award dyan. Kamukha dito. Ha? Kamukha nang alam siguro ni Gadon na award. Oh. Yung dyan, makikita mo, pagka ang isang artist ay naging nominee kahit hindi siya ang nanalo, ha? Sa hindi siya ang nabigyan ng award. Pero kahit saan, itinuturing na nilang accomplishment yun. Katunayan sa mga pagbinabanggit yun, halimbawa, ito na-nominate ito bilang Best Singer of the Year. Dala niya na yun sa kanyang biodata habang panahon. Oh, he was nominated for ganun-ganun, di ba? Laging kasama yun. Pagka isinulat ng periodiko yun, laging binabanggit yun na ikaw ay nominated ka for best performer, ganun, di ba? Best recording artist, mga ganun. Hindi na matatanggal siya yun. Bakit? Kasi yung ma-nominate ka lang sa mga malalaking awards. Katulad ni Leia Salonga, sa panahon niya, ha, na-nominate ang Miss Saigon sa Tony Awards. Baka akala ninyo, sa panahon niyo, hindi nakakaintindi ito eh. Tanga ito eh, mga kaibigan, nagpapanggap lang ito eh. Katunayan, si Leia Salonga, dahil sa kanyang husay, kinikilalang husay sa buong mundo, internationally acclaimed yan. Sumikat siya sa kanyang singing, acting talent, di ba? At siya pa ay, siya rin ang umawit nung team song sa Walt Disney film, di ba? Na, anong pamagat noon? Aladdin. Oh, hindi ba sumikat sa buong mundo yan? Ha? Hindi lang yung pelikula, kundi yung awitin na yon na ang kumanta si Leia Salonga at may kasama siyang ang pangalan ni si Brad Kane, mga kaibigan, noong 1992. Ano-ano pinagsasabi nito, oh, si Gadon, oh, mga kaibigan? Meron lang siyang maipintas at iginagawa niya pa ng away si Leia Salonga. Hindi mo pwedeng pagkumparahin yun. Pwede mo ikumpara si Charis sa mga katulad niyang pop singer.
Yan, pwede mo siyang ikumpara. Pero sa ibang kategorya, hindi mo siya pwedeng ikumpara. Dahil hindi niya pa nagampanan yun eh. Yung nagampanan ni Lea Salonga eh. At hindi kailangang kumanta ni Lea Salonga kay David Foster para lang siya sumikat dahil dati na siya sikat. At isa pa, magkaiba sila ng panahon, ng henerasyon. Sabi ko nga sa inyo eh, nasundan natin ang karir, di ba? Marami sa inyo. Nasundan ninyo ang karir ni Lea Salonga. Sabi ko, ako naman, mga around 10 years old lang yan eh. Nakakasabay kong kumanta yan. Doon nga kay Jockey Rino nung araw. Pag ako'y nandito sa Pilipinas. Oh. Eh, isipin mo, bata pa yan, kilala na yan. Oh. Tapos sasabihin mo, masikat si ano. Eh, syempre, yung manonood kay Lea Salonga, hindi basta-bastang panonood ang gagawin nun. Mga seryosong tao ang nanonood ng ganun. Ha? Ng mga performance ni Lea Salonga. Oh. At si Lea Salonga, mga kaibigan, ano yan? Multiple award-winning singer-actress. Oh. Hindi naman naging awardee. Ito si Kwan eh, si Charis Pimpenko eh. Di ba? Oh. Ngayon, yung pagkakadiscover sa talent ng mga Pilipino pagdating sa larangan ng sining, mga kaibigan, likas yan, marami tayo dito. Kaya nga yung sinasabi niya na may mga sumunod daw kay Lea, kaya hindi mo raw masasabi magaling si Lea. Eh, gago ka, di ba? Si Lea nga ang nagbukas eh. Nagbigay ng pagkakataon para ma-discover ng mga British. British yung production ng ano eh. Ng Miss Saigon eh. Di ba? Oh, ma-discover nila na dito pala sa Pilipinas, marami pang talent ha, na pwedeng sumunod sa yapak ni Lea Salonga. Hinangaan, ibig sabihin, ang mga Pilipino. Kaya, iniinsulto mo na yan, mga Pilipino na eh. Gago. Di ba? Hindi na si Lea Salonga eh. Kayo nga nang iinsulto eh. Hindi mo naman naintindihan sinasabi mo. Oh, katarang ikaw rin yan, abogado. Alam namin yan eh. May abogadong kamukha mo. Kaya ka lang sumikat, hindi naman dahil sa ano eh, sa profession mo bilang lawyer eh. Saan ka ba sumikat? Sa pagmumura, di ba? Nung nagmumumura ka rin sa Baguio, yun, doon nakilala ka. Ang pangit ng pagsikat mo. Doon ka sumikat sa pagmumura. Oh, ngayon, ito, pakinggan pa natin, ha? Sino nga yung babae, anak ni Nat King Cole? Si Natalie King Cole, di ba? Ang anak daw po, na sikat na singer daw yung babae, anak daw ni Nat King Cole, si Natalie King Cole. Tarantado! Anak daw ni Nat King Cole, si Natalie King Cole. Gago talaga to. Tinan mo? Ha? Oh, sige nga. Ah. Oh. Kaya talagang mas mataas ang na-achieve ni Charis Pimpenko kaysa kay Lea Salonga. Oh, okay? Oh, kaya dapat hindi tayo mayabang. No? Dapat hindi tayo mayabang. Dapat siya lang mayabang. Kaya mo na, tapos numurahin mo yung Pilipinas. Eh, pati si Larga doon, minumura mo. No? Eh, di ako papayag niya. No? Walang pwede magmura sa akin. Hindi nga ako minumura ng mga presidente ng Pilipinas. Tapos numurahin ako. Hindi ako papayag niya. No? Okay. Bye-bye. Oh, hindi ka pinapatulang kasi. Di ba? Ala nga, bastos nga kayo eh. Yung mga bastos, yung mga disenting tao, hindi pumapatol sa bastos yan. Meron din yan eh, sa Biblia rin eh. Yung, kasi pag pumatol ka sa bastos, eh nung
mangyayari sa'yo, mabababoy ka, di ba? Oh. Sipin mo, yung ginagawa nilang, pambababoy kung kani-kanino. Pati dito, sipin mo, nagmamarunong, masikat daw si Charis. Eh, alam nyo, kasi itong mga foreign na, artist, lalo si David Foster, kamukha rin siya nung sa Miss Saigon na humahanga sila sa dami ng mahuhusay, dami ng Pilipino na meron talent pagdating sa larangan ng musika at ng sining. Ako nga nagsasabi sa inyo kasi dati tayo musician, di ba? O yung si David Foster nung minsang mag-concert yung nung 2015, David Foster and Friends. Oh. Di ba mga kasama niya dito noon sino yun yung nanalo sa American Idol? Hubert Bang apelyido noon. Tapos Boyz II Men. Oh, si Natalie Cole, hindi si Natalie King Cole. Ah. Si Natalie Cole, yun yung pinakahuling concert na napanood si Natalie Cole. Kasi pagkatapos nun pumanaw na siya. Doon nga sa concert na yun, napanood ko yun Oh, sino pa yung mga nandun? Kalimutan ko. Si Charis, nandun doon, si Charis. Si Payne Flores, kumanta rin doon, yung si Jerfield. Diba? Yung sumali sa, yung Asia's Got Talent, diba? Na dati, lagi kong guest sa live jamming. Ang pangalan pa niya nung araw, si Payne Flores. Nung sumali siya ron, Jerfield na ang pangalan niya, mga kaibigan. Ngayon, yung si David Foster, ang sabi niya, dun sa concert na yan, noong 2015, sa Araneta, meron siya mga pinakanta sa audience, mula sa audience. Nung marinig niya, sabi niya, bakit ganito karami magaling kumanta rito sa Pilipinas? Sabi niya ganun, hindi ko maisip kung ano ang dahilan, bakit napakarami. Hindi ko alam kung sa tubig ba na iniinom nyo, kaya maraming magagaling kumanta rito. Sa English niya sinabi yun ang sinabi niya. Nanood kami noon kasama ko pa si Ka Jerry. Alam nyo ba kung bakit ako nakapanood noon? Nakapanood ako noon kasi yung anak ko kasama sa concert na yan, mga kaibigan. Isa siya sa talent ng David Foster and Friends dun sa 2015 concert na yun, mga kaibigan. Tapos ito, magsasalita, hindi naintindihan ang sinasabi. Ngayon, pagdating dun sa, maganda na ipaliwanag ito kasi para may mapulot naman sa atin si Gadong. Ha? Hindi yung puro, yung nagmamarunong ka lang, hindi mo alam lahat Di ba? Kung yung batas nga, hindi mo makabisado yata Kaya natatalo ka Di ba? Alam mo, sa totoo lang, ako, hindi ako kukuha. Kung may pambayad ako, hindi kita kukunin Kasi papahamak mo yung kliyente mo Yung style mo na yan, bulok, di ba? Mapapahamak ang kliyente mo sa usgado. No? Tsaka hindi ka matapang. Ang matapang, kung talaga matapang ka, walang matapang sa inyo dito sa administrasyon na nagsisip-sip. Kamukha nyo yung kahit sino, wala naman, hindi naman kayo kasali sa usapan, sumasabat kayo. Ha? Katulad kay Lea Salonga, kasali ka ba ron? Hindi ka kasali ron. Nakikisabat ka lang. Sinisingit mong pilit yung sarili mo para ka mapalabel sa popularity ni Lea Salonga. Sa totoo, lawa ka. Yung sikat mo, sandali na lang yan. Wala na yan. At saka yung sikat mo, hindi kahanga-hanga Yung sikat ni Lea Salonga, kahanga-hanga yun. Nagdala yan ng karangalan sa Pilipinas. Ikaw, ang dinala mo, kahangalan di ba? Hindi ba kahangalan yung lagi ka nagmumura? Abogado ka, dinadamo sa mura.
Tapos ang binubuli mo, kaya hindi kayo matapang, ang binubuli nyo yung hindi nakapwesto. Yun. Yun ang hindi nyo alam eh. Yun ang hindi alam ng mga naloloko ninyo eh. Di ba? Ng mga napapaniwala ninyong bobo. Bakit? Ha? Hindi naman kayo bumabatikos ng nakapwesto eh. Nagtatago kayo ng tapang, humihiram kayo ng tapang dahil doon sa nakapwesto. O subukan mong wala na sa pwesto yan, gawin mo yung ginagawa mo. Tsaka mo gawin yan. Total, napakita mo na eh. Kung anong klase ka ng pagkatao, alam na namin yan. Di ba? O, nagtatapang-tapangan ka, di ipangako mo na pag wala na si, ano, si Presidente Duterte, pakialis mo na nga ito, pagka wala na si Presidente Duterte, eh, gawin mo yung mga pinagagawa ninyo ngayon, ha? Pati yung mga kasama mo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Nung araw ho, kami, ako, tutol ako nung araw dyan, palitan. Ba't papapalitan yan? Hindi naman importante yan eh. Mas kilala tayo sa, ang Pilipinas, sa Maynila. Di ba? Kaya ang tawag, Maynila. O parang Inchik, yung China. Pag binabanggit siya minsan, Beijing, di ba? Kasi nandun yung center of government nila, sa Beijing. O, ganun din dito sa Maynila. Itong Maynila, pag bag, mas kilala ito kaysa mas kilala ang Pilipinas kahit nung araw. Ngayon na lang talaga sumikat ng gusto ang Pilipinas na tinatawag pong Philippines sapagkat ito ay dahil dyan kay Lalea Salonga, di ba? Na nagdala ng karangalan sa ating bansa si Senador Manny Pacquiao, di ba? O yan, si Charis Pempenko, kasali yan. Eh ba't mo pag-aawayin yan? Mga siraulo nito eh. Ha? Mga kaibigan eh, kulang na lang. Dapat nitong salian yung ginagawang magkaaway sila Bonifacio, si Rizal, di ba? Dahil nagtatalo dito niyan eh. Dapat daw ang pambansang bayani, si Andres Bonifacio, hindi raw si Rizal. Mga kaibigan, siyempre magagalit yung iba. Anong katarantaduan niyang ginagawa ninyo, di ba? Bakit ninyo gagawing contest yan? Eh, parehong bayani yan. Parehong pambansang bayani dapat yan. Di ba? Oh, dito, mentalidad, iba kasi. Mga walang hiya eh. Oh. Mga kaibigan, binabati ko ha, nanonood yata sa atin ang ating idol ha, si Doc Nonoy Suniga, mga kaibigan. Eh, nag-message eh. Oh, nangungumusta eh. Oh, yan po, mga kaibigan ha, si Doc. Ay, alam nyo, mabait yan eh. Tropa namin ni Arthur. Arthur Manuntag yan eh. Minsan eh, inumaga kami eh. Tatlo kami. Ha? Lalo na pagkasama si G Saburit. Doc, mabuhay ka. Oh, eh, balita ko, panay ang concert mo sa ibang bansa eh. Kaya hindi tayo nagkakausap-usap eh. Ngayon, asan ba tayo? Doon sa airport. Kasi nga hindi importante noon. Ganun din ngayon, hindi importante yan. Ang importante ng hinaharap natin ngayon ay yung paglutas at saka pagkikipaglaban, di ba? Sa Kung Flu virus. Oh, kaya itong mga ito, ano eh, sabi ko sa inyo, itong administrasyon ni Presidente Duterte, kumbaga sa orkestra po, eh, meron sintonado eh. Eh, alam nyo naman ang orkestra, isa lang ang mawala sa tono dyan. Kung tutuusin mo nga kung may mga violin yan, yung strings, ha? May isa lang string na sintonado ron, isa lang ha? Gugulo yung orkestra eh. Di ba ganyan sila dito sa gobyerno? Iba-iba, mga kaibigan? Hindi ba? Sino nananawagan ng pagkakaisa?
Di ba, gobyerno, meron pa silang Hill as One eh. Bayanihan, ha? Hill as One. E nangyari, Steel as One eh. Mga kaibigan eh. Oh, hindi ba? Paano tayo magiging Hill as One yan? E kayo gumagawa ng pagkakawatak-watak ng taong bayan. Winawatak nila eh. Sabi ko nga sa inyo, taktika yan. Yang divide and rule. Para in the end, divide and conquer ang China. Magtatagumpay ang China. Puro gago, si Raulo. Ayan ang member ng orchestra eh. Ng administrasyon eh. Mga kaibigan eh. Sipin mo, ang dami ninyong pagkakaabalahan. Yan pa ang naisip ninyo. Eh, sintonado kayo. Di ba? Wala kayo sa tono. Kayo itong nananawagan ng Hill as One. Pagkatas ang naiisip ninyo, puro pagkakawatak-watak kung ano magiging dahilan para magkawatak-watak ang mga Pilipino. Ito yung sinasabi natin na dapat, ito na yung panahon eh, nanganganib ang bansa natin na tayo po ay masakop, sakupin itong China, mga kaibigan. Kaya, hindi na dapat magkaroon ngayon ng, kahit na abutin pa tayo ng 2022 election. Ha? Kasi nga ako, pumipili ako ng kandidato na dapat suportahan yung alam nating may magagawa. Ano ang dapat na maging trabaho ng susunod na presidente? Yung ma-unify niya ang taong bayan. Watak tayo. Sa totoo lang. Yun ang gustong-gusto nilang ginagawa. Kaya nagpakawala sila ng mga asong taga-tahol. Yung mga tahol, yeah, katulad nila gadon. Tahol yan eh. Mga kaibigan eh. Para ano? Para mawatak tayo. Para hindi tayo mabuo bilang isang bansa. Bakit nila ginagawa yan? Para madali nilang maibibigay in a silver platter ang ating bansa sa mga inchik. Yan ang ginagawa nila. Kasi kung nagkakaisa tayo, etiyak na hindi tayo papayag pare-pareho sa ginagawa na pananakop ng incheck dito sa Pilipinas. Yan ang totoo. Kaya gustong-gusto nila yan. Ang hinahanap nila lagi yung makakapaghati ng paniwala sa mga Pilipino. Nililibang tayo sa Ninoy Marcos, Aquino Marcos. Mabubuhay mo pa ba si Marcos tsaka si Ninoy? Wala na yun eh. At yan, hindi rin ako makapapayag na dapat sa 2022 election, yung gagamit ng salitang laban kay Marcos at laban sa mga Aquino, pareho niyong wag iboto yun. Bakit? Lumilikha yun ng pagkakawatak-watak para sa ating mga Pilipino. Habang buhay na lang ba, habang panahon na lang ba na pagtatalunan natin ang Marcos at Aquino, hindi nga tayo mabubuo bilang isang bansa. Alam nyo yan. Ngayon, alam nyo na yan. Kaya yan, ayan, nagpipilitan, dinaya raw si Bongbong. Ha? Galit. Ginagamit niya ng dahilan yun para gumawa ng galit labang kay Vice President Lenny Robredo. Sabi ko nga sa inyo eh, kung nandaya pala, kung dinaya pala si Bongbong Marcos sa nakaraang eleksyon, eh ba't di nyo lusubin yung COMELEC? Total, matatapang kayo eh. Sunugin ninyo, pagpapatayin ninyo yung mga nandun. Di ba? Dinaya eleksyon eh, alam na alam nyo eh. Di ba?
O pero wala namang napatunayang kaso, di ba? Oh. Ayaw patanggapin. Ito naman mga gagong makamarkos. Ha? I'm sorry. Ako, kung ako tatanungin mo, pinakamagaling talagang presidente si Marcos, hindi mababago yung katotohanan na yun. Kahit ano pang paninira gawin kay Marcos, sa akin, hindi mababago yun. Pero, isa ng malaking kagaguhan. Ha? Yung paniwala nito mga to, naniwala eh. Eh, kaya nila sinasabog na dinaya si Bongbong para magalit kayo kay Lenny Robredo at sa mga Aquino dahil nakapartido si Lenny doon sa mga Aquino. Ano ibig sabihin nun? Hindi tayo magkakasundo. Sino makikinabang pag hindi tayo nagkasundo? Sila. Sila na mga tuta ng China. At eventually, mapapasakamay tayo ng China. Bakit? Hati tayo eh. Watak-watak tayo eh. Yun ang sinasabi ko sa ibang bansa. Ang mga journalist dyan, sa ibang bansa, lalating ko na yan. Singapore, US. May kita mo ha, binabanatan si Trump simula nung maupo sa CNN. Mula umag, wala naman sign on yan eh, sign off yan eh. Dire-direcho yan eh. Ngayon, subukan mo, manganibang interest ng Amerika laban sa ibang bansa, pare-pareho sila ng issue. Pare-pareho silang magkakasama sa panig ng interest ng Amerika sila. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa, hindi katulad ng media rito, watak din. Kasi nababayaran eh. Mga kaibigan eh. Oh, nababayaran. Kaya nga nangyayari yan eh, yung mga paggawa ng batas, cyber libel. Sino kinakasuhan nila ng ganyan? Yung media. Yung tunay na nasa mainstream media. Kita mo yung sa social media na acquit, yung sa ulo, yung nagbanta kay Presidente Duterte, acquitted. Kung sa bagay, may katwiran yung judge dun. Ha? Hindi na, mamaya natin pag-uusapan yun. Ang sinasabi ko, yung pagkakaisa. Ha? Yung patriotism. Sabi, mga media, mga bias yan eh. Ha? Talagang bias. Sabi ko nga sa inyo, yung CNN eh. Bias kay Trump yun eh. Wala na sinabing mabuti kay Trump yun. Ha? Ngayon, subukan mo naman pagdating sa interest nila lahat, magkakasama sila ng paninindigan. Iisa lang ang paninindigan nila. Halimbawa, sa Singapore. Oh. Singapore, ha? Nung binitay si Lord Contemplacion, ano sabi ng mga tanga rito? Ba kinukundi na yung gobyerno ng ano, ng galit na galit? Ang mga Pilipinong bobo. Pati medyang bobo. Galit. Ha? Dahil sa nangyari kay Flor Contemplacion. Ano ang isinulat sa editorial ng mga periodiko ron? Binanatan tayo. Ha? Bakit? Kasi nga naman, nakikialam tayo sa implementasyon nila ng batas. Katulad ng gustong mangyari ni Roque at saka nung labor attaché sa kababayan nating OFW na pakialaman ang proseso ng batas sa Taiwan para mapauwi yung OFW, yung kababayan natin na bumabati ko sa kasalukuyang administrasyon. Yan eh, nakikialam eh. Di ba? Pagka interest nila yung batas nila eh. Hindi pwedeng hindi nila ipatupad ang batas eh. Sa kaso ni Flor Contemplacion at ng iba pang mga
lumalabag sa batas. Totoo, masakit sa kalooban natin kapag ang sino mang kababayan natin, makikita natin na nasa ganong kalagayan, ay magagalit ka. Bakit? Emotion mo yun eh. Di ba? Pero sa batas, hindi mo pwedeng pairalin ang emosyon. Di ba? Ang pairalin mo, yung kapakanan ng iyong bansa na nakasalalay sa pagpapatupad ng mga batas. Di ba? Oh, mga kaibigan, kaya ano eh, dito sa atin eh, subukan mo. Yan lang sa China, daming tahimik ngayon, di ba? Kasi hindi sila makakakuha ng commercial at advertisement ng mga kumpanya ng China dito sa Pilipinas. Di ba? Yung pinapasok ditong negosyo na ipinagduduldulan dito sa atin. Samantalan sa Canada, bawal yan. Nakabanyang mga yan, pati sa Amerika. Di ba? Mga kaibigan, bumibili ka na, wawalang yaing ka pa eh. Yung pala, ginagamit sa paniniktik yung mga binibenta nilang gadget, ha? Para kang ano, nadikit sa sapot ng gagambar yan, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Ito naman, si Luxi naman, na akala mo kung sinong magaling. Ito, mga nag-uunahan para makapagsipsip, ano? Ang ginagawa nilang accomplishment, yung pambabastos kay Vice President Lenny Robredo. Katulad ni Luxin at marami pang iba riyan. Sabi ba naman kay Vice President Robredo, please stop complaining, Anya. Kanya magreklamo. Dahil dun sa sinabi ni Vice President Lenny Robredo na kinu-question niya yung mga pulisiya ng administrasyon sa pagtugon sa laban sa coronavirus. Eh, totoo naman eh. Hindi ba ang nagsabi na nga niyan si Dr. Liatchon? Di ba? O ba't si Liatchon? Di mo nasabihan yan. Paano? Walang ano ron. Hindi mapapansin ang loyalty mo ron. Dito mapapansin. Di ba? Makapagpapakita ka rito ng loyalty. Eh pero ang masama, sino ka ba? DFA secretary ka lang eh. Sino yung pinagsasabihan mo? Ha? Vice President, iyan ba, wala bang karapatang magsalita si Lenny Robredo? Yun ang tanong ko sa'yo. Naturingan ka, journalist, ang yabang mo kung makapag-journalist ka. Akala mo, ikaw lang ang journalist sa Pilipinas eh. Daig mo pa si Jose Rizal eh. Tsaka si Plaridel eh, kung makapagsalita ka eh. Kulang na lang, sabihin mo, sila Rizal, hindi journalist yan eh. Ikaw lang eh. Oh, ngayon, eh, Vice President yan eh. At si Lenny Robredo ba, walang karapatang magsalita kung nakikita niya mali. Eh, totoo naman yung sinabi ni Lenny. Totoo yung sinabi ni Liatchon na walang sense of urgency. Katunayan, ha? Yung mga nakikinig sa atin, isang buwan at kalahati bago sila nagdeklara ng nagpatupad ng paghihigpit. Eh, maya't maya natin sinasabi, ipatupad nyo na. Ipasara na ninyo mga eskwela. Isang buwan at kalahati yun. Eh, di ba ibig sabihin, wala kayong sense of urgency? Yun ang katunayan eh. Oh, mga kaibigan, ito pa sabi ha, stop complaining, please. Pati yata kasi yung bakit military ang ipinadala ron sa Cebu.
Ha, umiikot, may tangke pa nga eh. Diba? May APC pa eh. Oh. Eh, hindi naman makakaluta sa COVID yun. Wala namang kaugnayan yung tangke tsaka yung sundalo sa COVID. Bakit yun ang umiikot dun sa ano? Oh. Eh, siguro, kakatwiran lang. Hindi, matigas ang ulo eh. Eh, ngayon eh, lumalabas eh. Ang paliwanag nila, kaya tumaas daw ang bilang ng mga ng coronavirus sa Cebu, eh dahil doon sa ano, sa pagdagsa ng mga nagsiuwian sa probinsya. Eh kita mo na, sino ba nag-implement na pwede nang umuwi? Di ba kayo ang nagpatupad noon? Nagkaroon pa nga ng programa kayong balik probinsya? Oh. Pagkatapos, eh, lumaki. Sino may kasalanan? Yung publiko. Yung umuwi, yung sumunod. Sumunod lang eh. Di ba? Nung wala, hindi naman sila umuwi. Kasi wala naman masasakyan. Eh sabi nyo, pwede nang umuwi. O di umuwi. Ngayong umuwi, lumaki bilang. O sino may kasalanan? Di ba kayo? Kaya nga sinasabi natin, kung gusto ninyo, hanggang 2022 na lang yan. Higpitan nyo na. Total naman eh. Ang mga Pilipino, mati-easy naman yan eh. Tignan nga natin kung hanggang saan ang hangganan ng pagtitiis na kayang matagalan ng mga Pilipino. Wala namang magagawa yan eh, mga Pilipino. Walang mga buto sa gulugod ang mga Pilipino. Oh, walang backbone. Mga kaibigan, kita ninyo yung mahihirap. Ulo na lang ng tuyo ang kinakain. Hindi pa mabitiwan eh. Para ipaglaban ang kanyang karapatan. Para ipaglaban ang bansa laban sa mga dayuhan na incheck. Ulo na lang ng tuyo kinakain ha. Pagkagising sa umaga, unang kalaban, almusal eh. Wala nang maalmusal eh. Hindi pa rin kikilos yan. Kaya gawin nyo na 2022. Sagarin nyo na. Hindi na kami lalabas. Wag na kaming magpapasok ng mga anak namin sa eskwela. Ani namin yan. Kasi naman mahawa kami dyan. Di ba? Oh. Wag na rin kayo pumasok, mga anak ko. Magtatrabaho, wag na. Magtanim na lang tayo. Di ba? Mga gulay-gulay. Oh, bil tayo ng kalahating kilong baboy. Tambakan natin ang gulay, di ba? Oh. Hanggang 2022 gawin niyo na 'yan para wala na kayong sisihin. Eh, pero pag hindi nyo na napababayan, hindi nyo na supil yung COVID-19, eh kami naman eh, paniwala namin eh, nagdududa na nga iba, gusto nyo nga, lumaki bilang yan eh. Di ba? Oo. Oh. Eto nga, sabi ni Luxino, please stop complaining. Sinasabihan, huwag ka magreklamohan niya. Gumawa ka muna ng batas, Luxin, bawal magreklamo bago mo sabihin yan. Di ba? Ngayon, pag may batas na, na bawal mag-complain, bah, pwede mo na sabihin yan. Lalo na sa second highest official of the land. Sasabihin mo, just like that? Nahihilo ka ba? Masyado ka naman yatang nalasing. Sa power, ha? Power trip na yung ginagawa mo. Sabi niya, oh, New Zealand has turned to the military as well. Yun daw New Zealand, gumamit daw ng military. Kaya nalutas yung problema ron sa New Zealand. Oo nga, ang hindi mo sinabi, walang inchik doon. Walang pogo ron. Yun ang hindi mo sinabi. Walang pogo, walang Chinese underground hospital doon. Oh, eh, hirap sa inyo eh. Namimili kayo ng sasabihin nyo, gumamit nga ng military. Oh, bakit? May pogo ba ron? Gumagamit kayo military dito, yung pogo, tuloy ang
negosyo? Mga incheck nakakapasok? Libre dumaan sa mga checkpoint? Oh, di ba? Nakakasabay ko eh. Mga kaibigan, sus Mariosip na mga tao to. Puro kayo ipokrito ka masyado, Teddy Boy. Ha? Masyado ka namang kabastusan yan. Pa-English-English ka pa eh. Bastos ka rin. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Kung sa bagay, sabi nga natin, habang binabastos nyo si Vice President Lenny Robredo, yun nga ano, yung pagkain, no? Nagpadala si Vice President Robredo sa mga ospital, di ba? Ba, nung nabalitaan nila, ayaw nila merong ano eh, merong ibang gagawa. Ha? Para wag maghanap ang publiko. Bakit? Para hindi sabihin ng publiko, bakit si Vice President Robredo napadalang kaming pagkain? Bakit itong administrasyon hindi? Yan. Iniiwasan nila mangyari yan. At ang masama, binababoy si Vice President Robredo na nagdala raw doon ng ano, panis na pagkain. Nalason daw yung kumain. Eh, kinailan ng ospital eh. Sa Quezon City. At wala ron si Vice President Robredo. Nagpadala siya. Hindi naman niya kailangang tumulong na dumisplay doon, di ba? Tsaka pangalawa, delikado yun. Oh, mga kaibigan, eh, bueno, babati-bati muna tayo. Meron pong nagdiriwang ng karawan ngayon, ha? Binabati natin si Engineer Dino Cruz na nasa Dubai, United Arab Emirates. Oh, Engineer Dino Cruz sa Dubai, United Arab Emirates. Siya po ay kaisa-isang anak na lalaki, ha? Nina Joel at Lourdes Cruz ng San Diego, California. At binabati din po natin sa kanyang 81st birthday ang mami ni Eden Cruz Payumo na si Ginang Mimi Payumo. Nasa Amerika din po ito eh. Ha? O, happy birthday po kay Engineer Dino Cruz sa Dubai, United Arab Emirates, at kay Mami Mimi Payumo na 81 years old na po. At dahil birthday po nila ngayon, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday! At mga kaibigan, siguro sa ibang araw, ipunin natin ang pangalan ng mga tao na naging bayani. Hindi man sila frontliner, pero may malaking naitulong at nagpamalas ng kanilang katapangan sa panahon ng pandemya. Hindi sila dapat malimutan, kamukha nga ng sinasabi ni Dr. Jose Rizal, huwag ninyong kalimutan, ha? Ang mga mga nangamatay, ha? Diba sinasabi sa lalim ng gabi, di ba? Huwag natin silang kalimutan,
Halimbawa, si Angel Luxin, maganda na gagawa niyan, di ba? Matapang at saka sa sarili niyang pera, talagang tumutulong siya sa kanyang mga kababayan. Kay may eleksyon, kay wala. Yun ang sinasabi natin. Kaya yan, tumakbo man sila sa politika, may karapatan yan. Di ba? Na kumandidato. Eh sino yung boboto mo? Yung biglang susulpot, wala namang ginawa. Kung hindi mangangako, ito po gagawin ko. Pag ako nanalo. Ha? Papatayawan ko kayo ng tulay. Eh sumagot yung isa, wala ho kaming ilog dito. Mas magaling, anya. Papatayo ko yung tulay, tapos papagawa tayong ilog. Oh, mga kaibigan, yun ang ano, huwag natin silang kalimutan. Mga nakikipaglaban sa karapatan ng bansa natin, ito'y sa harap ng panganib. Leia Salonga, di ba? Angel Luxin, Larry Gadon, hindi kasali. Mga kaibigan, ha? Oh, nasabi ko lang, kaya ako tinatalakay yan. Para matuto yan, di ba? Salita lang ng salita eh. Hindi muna pinag-iisipan ang sinasabi. Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana? Sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan, nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na